meron akong isi-share sa inyo. Hindi pala, walang tawag dito sa gamit na ito. Ayan, sinacharge niya, kaya maingay. Tapos ang baril, kasi barado yung bathtub. Ayan, gagamitin niya ng ganyan. Ayan, sinacharge, nilalagyan niya ng hangin yung loob. Tapos ayan, ibabaril niya dyan sa butas ng bathtub. Yung size ng yung nozzle niya, meron siyang maliit, pwede siyang palitan yung nozzle, depende sa butas ng gano'ng kalaki yung butas. Ayan, kung gano'ng kalaki yung butas ng bathtub niyo o pipe niyo, yung agusan, kung gano'ng kalaki, pwede yung palitan niya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At saka nilalagyan niya ng hangin, kaya maingay. Ayan, pag nilagyan na ng hangin, saka niya ibabaril dyan. Hindi ko alam kung ilang minutes yung paglagay niya ng hangin. Ayan, tinatry niya kung umaagos na nga. Kasi nahihirapan akong mag-ano dyan, pag naglalaba ako, dyan ako naglalaba. Eh, hirap-hirap magsungkit-sungkit ba? Hindi naman matanggal. Kaya yan, nagtawag ng mag-aalis ng bara-bara. Check niya ulit. Nalagyan ng hangin. Pagka nalagyan niya ng hangin, saka niya ibabaril dyan sa butas. Diba ngayon, ang dami lang i-invento ng mga tao na kung ano-ano. Napaka-convenient na, hindi na kailangan mag-talas-talas. Ganyan-ganyan lang. Hindi na kailangan mag-talas-talas ng mga ano dyan. O sungkit-sungkit. Kahit sungkitin mo, hindi na matanggal. Kaya yan, babaril-barilin lang. Pinapump ko nga yan ng pump-pump sa ano, hindi naman matanggal. Ganyan talaga, maganda. Maganda to kasi malakas ang pressure niya. Tanayin ko sana yung gumagawa kung anong tawag dyan sa ginagamit niya. Kasi hindi naman kami magkaintindihan, hindi naman marunong mag-English. Bye!